Siguro po yung magnanakaw kagabi na mahinga, baka matangay daw siya ng malakas na hangin. Kasi ang anunsyo po rito sa amin, mga katribe, ay signal number 3, number 4 na dadaanan ng bagyo. Kaya umangat po yung bagyo, kaya hindi tayo tinamaan. Maan siya ng Kasiguran, Baler, Aurora. Yung ating mga recheck, mabibili na po rito. Itong mga ilang araw pa, sisipa na uli ang presyo ng kalamansi dahil nauubos na. Marami na pong mga lugar na ubos na ang... Kamusta na po kayo, mga katribe, at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po sa ating po mga ka-farmers na mga nasa lanta itong bagyong si Pepito. Ngayong umaga, mga katribe, po ay kahapon karamdam po tayo na malalakas din po na hangin, pati na rin po ang ulan. Pero ipinagpapasalamat po natin dahil wala pong ganong mga nasira, mga pang instruktura sa ating lugar. At siyempre, yun naman pong ating ulanan, okay lang din naman siya. At hindi naman po rito lumaki ang ilog dahil ito na po siya, yung ating pong ibaba. Dati-dati noong nakaraang bagyo ay hanggang dito po yung baha doon sa ating pong kalamansian, umabot po dito. Pero ngayon, ayan o, wala po yung tubig doon sa lugar na ito. Ngayon yung atin naman pong kalamansi, mga katribya, ayan, nananatili pa rin naman po yung ating bunga. Ayan. Pati rin po yung ating reject ay nananatili rin po na nakakabit. Ibig sabihin, hindi po ganong malakas po ang hangin dito po sa aming lugar. Kaya inabutan pa ng marami pong mga yung hinog natin dito pa. Ayan, pati na rin po yung ating pitasin. Ito, matibay ito. Ito, nakaligtaan natin itong putulin. Ito yung ating kalamandarin. Ito, nakalaki na siya ng gusto. Sa susunod, mati pong makuha na po yan, mapuputol, mga katribya. Yun naman pong ating kalamansi. Ito, hindi natin alam kung ito ay nilamay kagabi ng ating mga kawatan, siyempre ng mga suki na hindi dito sa gawin na ito. Ito'y bugbog na sa mga mandurugas, pero marami pa naman po mga natira. Ito yung ating pang December o pang katapusan. Pero yan ay makukuha na rin yan pagka nating napapitas yung ating pong mga reject. Iba, nalalaglag na rin pong kusa. Iba naman, kung hindi mo siya pipitasin, hindi siya malalaglag. Makikita po natin dito pagka po mayroong bagong pitik, mayroon siyang bagong pitas. Siguro po yung magnanakaw kagabi na mahinga, baka matangay daw siya ng malakas na hangin. Kasi ang anunsyo po rito sa amin, mga katribe, ay
signal number 3, number 4 na dadaanan ng bagyo. Kaya umangat po yung bagyo, kaya hindi tayo tinamaan. Tumaan siya ng Kasiguran, Baler, Aurora. Yung ating mga recheck, mabibili na po rito. Ang mga ilang araw pa, sisipa na uli ang presyo ng kalamansi dahil nauubos na. Marami na pong mga lugar na ubos na ang bunga. Kaya kung siya ubos na, mapapansin na po ngayon ang ating pong kalamansi. Although marami na rin tayong mga reject, pero mabibili na po ngayon ito. Pagsipa po kasi ng mga berde, yung mga ganito ang hinahanap po sa palengke. Dahil kasi yun na lang po yung mura. Pero pag halimbawa at bagsak ang presyo ng kalamansi, talaga ito hindi rin po halos nabibili. Mabili man siya, mababang presyo. Malayong malayo po doon sa ating berde. Maraming langgam. Ayan o. Mababapagsik po yung mga langgam natin. Kaya talagang natapakan mo yung kanilang bahay eh. Hindi ka titigilan. Ayan, lumalaki na rin po yung ating pang December. Ayan, mga katribyo. Tapak po tayo ng bahay ng langgam. Ang gawin rito, wala na rin po marami pong mga malalaki. Ito yung mga unti-unti ng mga kawatan. Ibasa kasi eh, grupo sila. Yan yung mga pinagpitasan. No? Tsaka na tayo magpapabulaklak pagka napitas na itong maraming bunga. Ngayon eh, wala pa, hindi pa tayo makapagpapitas. Nahayaan muna natin maubos ang iba. Nahirap po kasi makipagsabayan, mga katribya. Pag sumabay ka sa kamurahan, hindi mapapansin ang kalamansi mo, mababarat pa. Kahit sa palagay mo nang malalaki ang bunga niyan, pagka isinabay mo doon sa kamurahan, halos wala rin po matitira. Kaya kami, sanay na rin po kami sa tiisan na hindi po pumitas. Sanay na rin kami doon din po sa mga kawatan. Kaya hindi na bago sa amin. Daming reject. Okay, sa mga nasalanta ng bagyo, biyaya pa po ito sa aming lugar dahil hindi po kami nadaanan. Naramdaman namin po yung malakas na hangin, pero hindi naman po siya yung gaya talaga ng iba na super typhoon. Grabe po ang bagyong Pepito. Maraming mga nasalanta. Grabe. Pero salamat tayo at wala pong naging casualty. Mga nasaktan. Tayo, ito na lang po mga katribya po yung kato paano yung ating aasahan po na pwedeng kumita sa kalamansi. Kaya po pagka po
mababa ang presyo, apektado rin po yung ating kita. Pero pag mataas naman ang presyo, medyo maganda-ganda ang ating kita. Pero doon sa magnanakaw, laging permisyon. Kaya lang, huwag lang sila pahuhuli. Nahuli sila, sorry na lang. Yung bunga ng ating kalamansi. Kaya hindi pa siya po pwede mamulaklak po ng marami. Dahil marami po siyang sunong na bunga. Puno pa, ika nga. Maganda sana itong ating kalamansi na ito sa kawan. Sa mga rehabilitation pang kalamansi juice. Kaya lang siyempre ang medyo problema mo dyan yung pong pagdadala sa kanila. Pero kung dito lang sa malapit yan, ako eh libre na sila. Dito kasi sa amin sawa-sawa ang mga tao sa kalamansi eh, kasi kalamansi ang produkto namin. Kaya dito hindi na pinapansin yung ganitong mga reject. Pero sa ibang mga lugar, nako, yun ang hahanapin. Eh, lalo na pagka ito ay ipamamahagi mo sa mga tao, gustong gusto talaga nila yan. Sa usawan na. Ano? Ang laki ng ating mga bunga. Kaya pagpasok natin sa ilalim, para rin tayong maliligo. Pati pong ang December po natin eh lumaki na, kaya kaabot-abot na sa ating pong pagpitas. Nakukuha na po yan. Pero pagka may presyo naman na, okay na mga katribe. Wala na po siya magiging problema. Ngayon kasi medyo nakikiramdam pa ang mga ahente. Mga ahente ang mga tumatabo. Kahapon, wala pong nagpitasan dahil nga po sa paghahanda sa bagyo. Malamang ngayon ay singit ang kalamansi niyan. Yung mga nagdala po kahapon. Dahil ko konti ang kalamansi. Eh dami tayong pataba. Pataba na natin ito sa ating kalamansi. Libre tayo mga katribya. Basa na tayo. Eh, yung ate pong dinamuhan ay mga patay na rin. Sa atin na lang po halos mga katribya po ang natitirang pitasin dito sa aming lugar. Tuwali eh hindi na ito basal, halos eh tira na lang ito ng ating mga magnanakaw. Kaya yung pong ating nakikita na yan ay mga tira na lang po nila yan. Kaya meron tayong lugar na makakapal, yung mga hindi nila napasok pa. Pagkaya madalang na po ang bunga, napasok na po nila yan. Ang dinilan lang mapitas dito, yung pan-December, yung mga gaholin, ito, yung mga ganyan. Hindi pa nila makakuha yan. At
Pero kung yan ay lumaki-laki na, makukuha pa nila yan. Malakas din po mga tribe po yung ulan kahapon. Gabi. Nag-observe lang din po tayo. Baka mamaya eh sa ating dumaan yung bagyo, mahirap. Kaya nagtaas po kami ng gamit. Eh dito sa aming lugar kasi binabaha. Lalo yung aming bahay. Kaya na magpagawa tayo ay tinaasan na po natin para hindi po tayo po abutin po ng tubig baha. Nung bagyong lando kasi mga katribya, ay talagang mapagod, hirap kami. Kasi mababa po yung aming lugar. Ay dito yung kalamansi, talagang matibay naman ito mga katribya po sa baha. Basta huwag lang abutin siya ng lingguhan na hindi bababa ang tubig. Bububuhay, pero pag aabutin ng lingguhan ng baba, mamatay po ang ating kalamansi. Ito ang ating ito, masarap ang palaya. Mamatay ng ating panglagay sa sardinas. Ating ampalaya. Meron tayong libre talbos. So tayo sa ilalim. Ang talbos para meron tayong ulam. Naman ito eh. Kapag linis na tayo ng ating kalamansi, meron pa tayong ulam. Yan o. Ito naman yung wild pipino. Nakakain naman ito. Wild pipino. Siguro ito mga katribya. Ay bumaba na ang kalamansi natin sa bunga. Ito yung mga nabugbog na po na magnanakaw dito sa gawin na ito, kaya madalang na mga malalaki. Ay, pag nakita po yung mga gahole na yun, papatulan na rin yan. Ay,
rito, naubos na po rito. Lalo na dyan. Naubos na po na magnanakaw. Ito, simot na. Ito yung kabila rin dito. Okay, ito, nagpapitas na yung kapitbahay namin eh. Kaya lang ito, hindi pa natin napapapitas. Inipitas na. Yan, dalang nabunga rito. Ayan mga katribya, update lang po tayo. At salamat po sa Panginoon at hindi tayo ang nasentrohan po ng ating bagyo. At kaya naman eh, yung ating po namang kalamansi, okay pa lang. Okay naman siya. Ayun, at hindi lang din po tayo ng ating update para po dun sa presyo ng kalamansi. Medyo natulog po ang presyo ng 7. Malalaman po natin sa susunod kung ito po ay aangat, kasi noong nakaraan ay nag 8-9 na yung kalamansi. Kaya lang ngayon ay malalaman pa po natin ang magiging epekto nitong bagyong si tawag dito, ang ating bagyo. Paano mga katribya, God bless po sa inyo lahat at kita katala po tayo po bukas para po doon sa next upload po natin ng ating video. Ingat lang po tayo palagi, talaga pong ganon ay di natin kagustuhan po ang kalamidad, kaya tuloy-tuloy lang po yung ating pag-aalaga sa ating pong kalamansi. Dahil yan po yung ating pagkukunan ng ating pangkabuhayan, lalo na siyempre pa dun sa ating po mga panggasto sa araw-araw. God bless po sa inyo lahat at yun na nga, yung pipito yun, naalala ko rin si pipito talaga. Okay, God bless.